kumbago sa akong mansa rin port ang natin si kumbago ayan mo lang ayan mo lang ito tayo mag yo what's up sa inyo mga boss welcome back to my channel so today ang tutorial natin is pan-edit transition. Ewan ko lang no, maganda yung kanalabasan ng ginawa natin. Kung nakita nyo naman sa intro natin, ayun yung ituturo ko sa inyo. Isang transition lang to, pero sana magustuhan nyo pa rin no, kahit ganyan lang yung transition natin. So, maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na sa mukha ko ang oil. So, maraming salamat sa pagsuporta nyo, no? Siyempre, kay God, no? Sa mga biyayang natatanggap natin sa dito sa channel natin no. Maraming salamat sa inyo at sana huwag kayong magsawa at palagi kayong nandiyan mga boss. So huwag na natin patagalin to no mga boss, mag-start na tayo. Yo, kung mapapansin niyo, meron tayong dalawang picture dito. So pangalan daw nito is si Criselda Alvarez. So kung tama ba ako mga boss? Comment niyo nga daw kung anong pangalan nitong nasa timeline natin, no? Kung sino ba siya, no? So, ayun, comment nyo doon sa baba. At, kung makikita nyo, ayan, dalawang picture muna tayo. Wait lang. Paiklian lang muna natin. Halimbawa, mga ganito. Tapos, usod lang natin. Yan. Then, bali dito sa una, punta sa effects. Add effects kayo and then punta kayo sa distortion. Lagay niyo yung tiles. Ganyan din dito. Pero hindi niyo siya i-mirror, no? Hindi natin siya i-mirror. And then punta kayo sa move and transform. Click niyo tong zooming tool and then palitin lang natin siya. Hanggang sa maging 3x3, no? Yan, 'di ba? 3x3. Ganyan din dito. Ang cute niya, no? Pero mas cute ang baby ko. So, balik tayo. Punta tayo sa tiles. And then, kakrap lang natin siya. Yan, parang ganyan. And then, depende sa inyo kung gaano kalaki. Kung medyo gusto nyo pa ng mas lakihan yung pagkakrap o ganyan. Basta, sundan nyo muna tong, yung gagawin ko. So, yan. Dapat parehas lang. Ayan, di ba kung makikita nyo naman. So, bali next na gagawin natin is gagawa tayo ng rectangle. So, add lang kayo ng square pala, square. Then, edit shape natin. Sakto lang natin dito sa mismong box. Yan. Pag-uwi natin to. Pag-uwi natin 15 din. Yan. So maglagay kayo doon ng ano, yan parang square. And then ito yung parang gagawin natin siyang green screen, no. So bali tayo sa color and fill and then sa green. Green lang natin ng konti. So yan. Wait lang. Mukhang hindi pantay kasi ang hirap kasi mag-adjust mamaya. Natin. So, yan. Okay na yan. Extend lang natin hanggang dito. And then, cut natin. Yan. Para magkasingan na siya. So, next. Bali, next na gagawin natin. Next na gagawin natin, group lang natin. Parehas. So, click nyo tong group. Ganyan din dito. Group nyo lang. And then next, so click nyo lang yung group and then punta kayo sa move and transform. Click nyo yung zooming tool. And then sa zooming tool, maglagay tayo ng dalawang keyframe. And then sa dulo, mag-zoom tayo. Yan. Lalagyan natin ng graph sa gitna. So bali sa graph, ganito na lang para... smooth. Okay. Then next, dito sa kabila, galing naman siya sa zoom.
So bali dito normal na yan. Then dito tayo, galing tayo sa Zoom. Yan. Yun. Then grab lang ulit, pero kabaliktaran na. Ito, angat niya lang yung nasa taas. Tignan nga natin kung maangas. Yun, okay. Sana nasundan niyo mga boss. Next, export natin yan. Click nyo na to. Then, export. Export nyo lang. Yan. Pagtapos nyong ma-export, save to gallery nyo lang. And then, delete natin to. So, pagtapos nyong i-export, no, gawa kayo ng panibagong project or delete nyo na lang yung ginawa nyo. Then, total na-export nyo na siya. Lagay nyo na lang. And then, hatiin natin siya kung saan man siya. Dito na lang natin hatiin. Oh. Yan. So, bali hatiin natin. And then, next, lagay ulit natin yung dalawang picture. So, ito muna. And then, dito. Is ito. Cut natin. That pares lang yung pantay niya eh. So next, punta tayo dito. So dito sa unang picture, effects, lagay lang kayo ng effects. And then punta kayo sa 3D, lagay niyo yung box. And then dito sa box, punta tayo sa height, gawin niyo lang 1K yung height. And then pag na 1K niyo na, para maging sakto yung ano niyan. Tapos punta kayo sa shine. Sa baba, gawin nyo lang 0. Para bumalik yung kulay niya. And then, dito na tayo sa rotation. Ay hindi, copy pala muna natin. Copy effect. So, lagay natin dito. So, yan. And then, next. So next, punta tayo sa box. Dito tayo sa orientation. B, click nyo yung B or A. Pag A kasi, pataas. And then pag B, patagilid. So bilang muna tayo sa B. Then sa orientation, maglagay kayo ng dalawang keyframe. Tapos dito sa pangalawa, gawin nyo lang 90. Sakto dapat na 90. Yan. And then, lagay nyo lang sa magkabilang gilid. Then, ibahin natin yung graph para umangas. Ganito na lang yung graph. Yan. Then, sa kabila naman, kabaliktaran lang. So, B, click nyo muna yung B, ah. Baka malito kayo. 0, lagay nyo na dito. And then, negative 90. Yan, negative 90. Tapos, graph. Yan. So, pagtapos nyan, next, dito tayo sa may green screen. Punta kayo sa effects. Add effect kayo, punta kayo sa matte mask key. Lagay nyo yung chroma key, no? And then, dito sa chroma key, usod lang natin para makita yung green. And then, click nyo yung itong color. And then, click nyo itong eyedropper tool. Tapos, baba natin. Ayan, yung mismong kulay. And then, check nyo na. Ay, ulit. Yan, yung kulay green. And then, back. Nyari. Ba't hindi nawawala yung... Ayun. Yan. Okay. Next, back natin, back. So, kung mapapansin nyo, meron siyang kulay green sa gilid. Kasi hindi pantay yung pagkakagawa ko kanina. So, dapat pantayin nyo yung pagkakagawa nyo.
Then next, copy na lang natin, no? Yung chroma key copy effects. Lagay natin dito. So, ayan. Meron na tayong panibagong tutorial. Sana nasundan nyo. At sana mag-reflect pa to sa pag-e-edit nyo, no? Export nyo na para okay na. And then, palagi nyo lang tatandaan na hindi mo makakamit yung tagumpay, no, kapag sumuko ka agad. Kaya gumawa ka lang ng gumawa ng mga edit na gusto mo. Huwag kang sumuko, ituloy mo lang. Ayaw mo lang yung mga nalalait yan sa edit mo, no, kasi kaya wala lang yung mga magawa, naiingit lang yan, no. So hayaan mo na lang yung mga yan. At palagi nyo din tatandaan na hindi ka aangat sa buhay kung hindi mo pagsisikapang mahusay, no. So yun lang, and peace out. So, mabilis na shoutout lang tayo ng mga boss dito sa panibago nating upload. And unang-una, no, shoutout kay Ellen, yung young god, di natin magagawa yun, di ating tutorial yun. Kay JB, shoutout sa'yo. Kay Andrea, Andrea May, shoutout sa'yo. Kay Michael, kay Laika, shoutout sa'yo. Kay Denise, shoutout sa'yo. Kay Tambio Jeremy, shoutout sa'yo. Kay Brian, shoutout sa'yo. Kay DXI, shoutout sa'yo. Kay Dustin, kay Ashley James, shoutout sa'yo. Kay Yasria, shoutout sa'yo. Kay Faith, kay Josh Music, shoutout sa'yo. Kay Jempo TV, shoutout sa'yo. Kay Rian, kay Eva, kay Abu Dave, shoutout sa'yo. Kay Carla Andrea, shoutout sa'yo. Kay Shane Vanessa, shoutout sa'yo. Kay Clarkson, kay Chris, kay Rain T, shoutout sa'yo. Kay Mincy Kim, shoutout sa'yo. Kay Dave, kay Westin Vlog, shoutout sa'yo. Kay Juan Marco TV, shoutout sa'yo. Kay Queen Vlogs, shoutout sa'yo. Kay Dirt and Pia, shoutout sa'yo. Kay Rolilin, kay Altea, kay Christian, kay Samantha, kay Erica, kay Happy para sa'yo, shoutout sa'yo. Kay Jan, shoutout sa'yo. Kay Queen Lorenzo, shoutout sa'yo. Kay Nicole, kay Cassandra, kay Nina Jane, shoutout sa'yo. Kay Marcus PH, kay Christine, kay Kate, kay Ash, kay Yeye, kay Wenzel, shoutout sa'yo. Kay Marjorie, kay San, kay Marlon, kay Random Music, kay Valerie, kay Valerie Canapi, shoutout sa'yo. Kay Hannah Rica, shoutout sa'yo. Kay Lord Minecraft, shoutout sa'yo. Kay Lord Drayden, kay Andre, kay Kit, kay Lester, kay Jonathan, kay Gerson, kay Ford Limos, shoutout sa inyo. Ah, hindi ko mabasa yung mga bagong comment, no, kasi hindi pa ako nagbabasa, pero mamaya babasahin ko yan. Ayun lang, maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na sa yung mga hindi na shoutout. Baka sa susunod, ma-shoutout ko na kay lahat, no. Sobrang dami nyo. Ayun lang, and peace out.